For the vlog and share stories, ano, meron ako dito, Manila. Nag-vlog ko na to dati. Manila attraction and landmark. Shop and market. May mapa pa siya. Nung nagkaroon ako ng ano, tapos dito. Sport, recreation, algay din dito. Dito nakalagay money, Philippine pesos. Bottled water, yung water niya available. Communication. Siyempre yung phone and fax. International direct. Internet, getting there. Hotel and resorts. Eating and nightlight. Yan, marami nakalagay dito. Kung dahil pa lang, ano, kung bumunta ako ng, ano, ng Manila, dito na ako titingin eh, kasi yung, ano, yung attraction niya, yung landmark niya, nakalagay na rin dito, cultural religious building, andito na rin, Manila Cathedral, San Agustin Church, Santa Cruz Church, National Library, Reserve Park Open Air, Metro, ano, Ermita, Malate Church, Paco Church, United Methodist Church, Philippines Central Conference, Santa Ana Church, Cultural Center of the Philippines, Fort Archer, Coconut Palace, yung palasyo, Philippine International Convention Center, Aliu Chetter, World Trade Center, Baclaran, Redemption Church, National Shrine, yan, Basilica, Di San Sebastian, ang dami, UP Chetter, Henry Lee, yan, Erwin Chetter, Church of Jesus Christ of Latter-day Saint, Manila Temple, Araneta Coliseum, Chetro Aguinaldo, Meralco Chetter. Ay, naka marami. So, meron na ako ano. Hindi ko to pwedeng itapon. Ingatan ko siya kasi meron na akong idea kung saan ako magandang puntahan. Kasi naka-notes sa dito, naka-andito na. Nung nagkaroon ako ng ano, ng kaibigan na OFW, tapos balikbayan siya. Tapos, nagkaroon ng something-something na issue na kami daw, pero ano, hindi talaga kasi nga ano, hindi naman ako gugustuhin ng babae kasi nga ako ay komedyante, isip bata, yung ano, pero ako yan, mabait na kaibigan, promise, kapag kaibigan ko ang babae, pag talagang kaibigan, huwag ka lang gagawa ng point na ikaw yung magpa-first move, ikaw ang magiging first blood. So ako naman, ano, naging kaibigan ko siya, tapos kung pwede daw naman ako available, usapan kita sa mga basta lagi mo lang kasama, libre mo pagkain, tapos nakabunta kami sa Paco, Manila, nakabunta kami ng ano yung mga SM Mega Mall, SM City, yung SM City at saka yung ano, nabuntahan din namin yung ano, yung ano nga ba itong ano, yung ano nga ba itong pwede ka magbike Quezon City Circle, tapos yung SM City, may diretso lang yan, anong SM North, tapos yung SM City, diretso dun sa isa pang mall, SM din parehas, tulay lang talaga, tulay. Tapos yung likod ng SM City, kasi yun yung Quezon City Frisco, pwede ka sa Quezon City Frisco, tapos kunting sa kanan tricycle, nandun ka sa SM City. Yung sa SM City, yung likod nun, doon yung nandoon yung ano, yung meron doon ng ano, yung Ocho Pares, yung Ocho Pares na yon, natindahan doon. Doon nakatira yung girlfriend ko sa computer shop na yon. Naging girlfriend ko siya sa Dalnet server kasi ano, ako ay nagcha-chat ako ng ano ng Manila chat. Tapos hindi na kasi siya nag-online, wala na siya doon. Kilala yung name niya as operator, pero
After nung nag-check ako, wala na siya. Hindi na siya, naglaylo na siya kasi nagkaroon na siya ng asawa. Tapos, ano, sa ngayon kasi nasa Canada na rin siya. Ano, bali, may foreigner siyang, ano, naging asawa niya doon. Then, nandun na rin siya. Doon ako nagkaroon ng girlfriend sa online na, ano, na operator sa Manila chat, sa Dalnet. Tapos, after nun, ano, kasi nagkakalabuan na rin siya. So, ako naman, basa-basa ako ng mga comment. Ay, ano to, tapos ganyan-ganyan, maligawan niya. Ang kulit-kulit ko. Tapos noon, pwede ano, pag bumunta ba ako, pwede ako, kasi dyan ako tumira sa Quezon City, sa Frisco. Tapos yung malaking tower doon, malapit lang doon yung bahay namin. Sabi, doon ka ba? Oo, alam ko yun. Tapos sige, nag-meet tayo. Nag-meet kami, nagkita na kami. Uy, ano, tapos pinakita ko yung picture ko. Siyempre, pinakita yung picture ko sa kanya, guwapong-guwapo ako. Singkita mata, tapos 5'6 ang high, tapos ganito pumorba. Pasok sa qualities, yun. Sa 1 to 10, pang, ang sabi ko nga dyan, 6 lang ako eh. Tapos ang ano niya, sagot niya, hindi ah, pang saan kasi, pang number 8 ka na, isa ko talaga na, sabi ko, guwapong-guwapo ko yan. Tapos yun, di, after nung, ano, siguro tumagal din ng relasyon namin, 2 years din yun, sa chatting. After nun, wala pang 2 years, ano, binuntahan ko na siya dun sa Quezon City, sa SM North, so nagkita kami kasi, kung saan ba ako nagsimula akong sumakay sa Mandaluyong terminal ng MRT, then Mandaluyong to SM North, yung pinakadulo na doon na ako bumaba, ang layo nun. Tapos ang bilis lang talaga kasi hindi, pag sumakay ka ng MRT, hindi ka masyadong mausok. Siyempre, pagdating ko doon, medyo ang amoy ko, press ko pa rin. Kasi kung sasakay ka ng bus, matraffic, mausok talaga, grabe. Ano yun, wala pang pandemic noon. And then, nakita kami. After nun, yung time na nun, kinukulit ko siya kasi nga wala pa siya. Parang nagkakalabuan na rin siya ng kanyang boyfriend. And after nun, sumingit naman ako. And then, naging kaibigan niya ako, naging close. After nun, nagkita nga kami. Then, okay kami nung kami hindi pa nagkikita. Tapos nung nagkita na kami, so in-entertain naman niya ako. And after nung huli na, goodbye kiss and then yakap soul, yun. Hindi na kami nagano, parang laylo na kami. Siguro napangitan yata sa akin, pero hindi. Nung pupunta talaga ako doon, naka-presentable naman ako, at saka babango, may isang pananamit, singkit-singkit din ang mata ko, at saka bilugan din yung mukha ko. Mataba, pisingi ko nun eh. So, nung time na yun kasi na yun, parang, iniisip ko parang, parang na-front lang ako na, ay, mag-sales lang yung, yung lalaki. Pero ngayon, nasa mabuti na siyang kalagayan, kasi nasa abroad na rin siya, and hindi na siya ngayon nag-chat-chat. So, iba na rin kasi, kung ako nga, may pamilya na rin ako, nagkaasawa na rin ako, nagkaroon na rin ako anak. And then, yun yung panahon na kasagsagan. After noon, nabunta rin ako sa Undernet. Kasi sa Undernet, kasi ang dami. Ang binubuntahan kong server, Cebu. Kasi ang dami talaga doon ang naka-online ng mga, nag-chat-chat. Kasi ng mga 2009, hindi pa masyadong 2009, ang sikat kasi na application nun, yung MIRC. After nun, Messenger. Tapos after nun, Messenger, Facebook. Hindi, yung Friendster. Tapos chatting din talaga. And, but naman ako, kasi nagkaroon ako ng trabaho sa internet cafe. Kaya nasanay na rin ako sa chatting. After nun, parang mga asar ka lang, halap ka lang na magiging jowa, o kaya magiging katipan. Pero after nun, sila yung taong naging seryoso ko. Yung si Manila, Channel, Dalnet, yung Undernet naman, sa Cebu, dun yung binubunta ako. Ayoko na Manila, mas gusto ko yung After nung sila yung naka-seryoso ko, yung naging kaibigan ko, at saka yung sa may SM, kasi yung iba naman chatting, medyo bastusan na rin, o asaran, wala kang makakarelasyon kasi yung mga nandun, sanay na sa mga chatting, hindi mo na mabibili kung maulo nun.
Kung sa ano ba yun, kung magsisimula ka pa lang talaga, ano na, sanay na yun, ginugood time mo lang ako, kaya ano, ganyan, ganyan. And then, after no, hindi na ako nakapag-relasyon. Kasi, ano hindi kasi, effort din talaga. Saka maraming relasyon na nagsimula sa chatting, ano, may nagiging successful naman, meron din namang hindi. And with that, eto ako ngayon, and wala din yung karelasyon, and then sabi ko, baka mag-try na lang ako ipapaball. Yun, and then, yung papaball, yung LS91.1 dito sa Lucena, yung campus radio. And then, yung ano, pagdating ng 9, bali, naging istasyon ng lahat ng ano, istasyon ng GMA ay nakahook na doon sa Manila. Ang tapos pagdating ng mga 11, ano, 10 at 12 and iba na. Off na siya. Signing off na yung ano. Then natutuwa lang ako kasi yung mga naging experience ko, hindi ko siya makakalimutan. Yung sa Dalnet at saka sa Undernet, yung mga nakakaseryoso din karelasyon. And naging kasi siguro ano, yung ba't ako nakipag-chatting, parang sa akin kasi hindi ako magaling mandigo ng babae through social media, through long distance, parang ano, para bang yung kahinaan ko na mandigo sa isang tao ng personal, mas doon ko na ipapakita yung paniligo kahit hindi ako nakikita. Yung datang diskarte ko, pwede mo sabihin, pwede mo i-update. Pero kung sa personal yun, para bang hirap kasi ay kilala ako dito sa lugar namin, anong palakad-lakad, tapos kulukoy, seryoso pero hindi pagkakatiwalaan. Through social media, para bang masasabi mo na ano na magiging totoo ka talaga. And masasabi mo na ano na meron kasi nung alin, meron ding hindi kasi hindi ka naman nakikita eh. Although ano, may prueba ka naman, oh no, nag para bang ano, yung hindi mo kaya sabihin talaga ng personal na maniligaw ka, doon ipapakita mo talaga na totoo ka talaga eh. So yun lang naman, and depende rin sa babae. Meron kasi babae na nagiging seryoso din through social media, yung LDR. So, yun lang naman for the vlog and share story. Sabihin nyo ito, yung masamang comment, mabuti, wala namang pinagkaiba yun. Pabor po yun sa my own channel. Bye!